We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako si Joan Punsoy. Pinsala ng bagyong Kiko sa Batanes at Cagayan, umabot na sa mahigit 300 milyong piso. May ulat sa Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balitang Mianana. Umabot na sa 54 milyon pesos ang inisyal na halaga ng pinsala ng Bagyong Kiko sa Cagayan. Sa datos na inilabas ng Cagayan Provincial Information Office, aabot sa higit 33 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura, higit 20 milyon pesos sa infrastruktura at 150,000 pesos sa livestock. Patuloy ang assessment ng iba't ibang tanggapan. Sa Batanes, 350 na tahanan ang naitalang totally damage, habang 838 ang partially damage. Sa inisyal na datos, 28.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga residential, 229.2 million pesos sa infrastruktura at halos 100 million pesos sa agrikultura. 12 million pesos naman ang pinsala sa electric company, kaya inaasahan daw na aabutin nang 2 hanggang 3 buwan bago maibalik ang supply ng kuryente. Nag-usap-usap kami dito na magbayanihan po para itayo yung mga posiba at saka ho yung mga kuryente na naputol. Magtutulungan daw, sabi ng manager ng Batanelco, pag-aabuti ng 1 month lang yung kawalan ng power dito sa Batanes. Pinayagan na umano ng DNR ang mga residente na gamitin ang mga naputol na kahoy sa pagsasaayos ng nasirang tahanan. Ang pinakakailangan po namin dito ay yung NSA rice. Tapos doon sa infra, yero po at sa kahoy na 2x4x12. Kasi marami po na walan ng bahay po dito. Kinansela rin ang pasok matapos masira ang ilang paaralan at mabasa ang modules. Pero ang iba, nakapag-distribute pa. Wala raw kasing telecommunication signal. Nakita ko naman ito na safe naman na mag-distribute ng modules since walang communication sa other island at kami-kami lang din naman ang naiwan dito sa other island. We have to decide. Nagsimula na raw mamigay ng tulong sa mga naapektuhan. Ako si Ivy Hernando para sa GMA Regional TV. Mga Kapuso, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang umiiral ngayon sa bansa. Ito yung pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Nagdudulot ang ITCZ ng makulimlim na panahon at pag-ulan. Asahan ang maliwalas na panahon sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa ridge o extension ng isang high-pressure area na nasa North Pacific Ocean. Sa ngayon, walang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Para naman sa mga Kapuso nating mangisda, walang umiiral na gale warning o babala na mataas na alon dahil sa naranasang monsoon break. Kaya ligtas ang pumalaot.
Pagdami ng kaso ng dengue at COVID-19, ikinababahala ng health authorities sa Pangasinan. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, Balita Amyanan. Maigpit na minomonitor ng ilang opisyal ng barangay ang mga residenteng nakararanas ng anumang sakit, lalo na ang dengue sa barangay Kasban, Calasyo, Pangasinan. Paraan nila ito upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga residente. Paypurok po ang ginagawa namin na nagmumonitor para sa kaligtasan po at kaligtasan po natin lahat. Tinitingnan po namin bawat sular-sular, bawat paligid-paligid po, tinitingnan po namin at para maaksyonan po namin. Sinisiguro naman ng inang si Melissa Garcia ang kalinisan sa kanilang bahay. Bali, malinis lang po lagi yung bahay para hindi magkalamok, tapos walang stock na tubig sa mga tuwing maghuhugas dapat laging nakatapon yung mga tubig. Ayon sa PHO, kasabay ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan, ikinaalarma rin ng otoridad ang pagtaas ng kaso ng dengue sa Pangasinan. Mula sa datos noong January hanggang September 13, 2021, nasa 57% ang itinaas ng dengue cases sa probinsya, na may 3,831 kumpara noong nakaraang taon sa parehong mga buwan na may 2,436 na kaso. Maigpit naman na binabantay ng otoridad ang ilang lugar na kabilang sa dengue watch list. Kasi nga, yung sakit po na dengue, ito po ay mga kailangan po ng mga dugo, no, which mayroon pong paghirap ng pagkolekta po ng dugo ngayon sa ating pong blood mobile donation na ginaganap. May mga challenges po dyan kasi nga po hindi tayo makapagkuha ng marami pong mga donors. Pinapayuhan naman ng health authority ang mga residente na panatilihin at paigtingin ang kalinisan sa kapaligiran upang makaiwas sa sakit na dengue. Ako si Claire Lacanilaw para sa GMA Regional TV. Talisay City BFP sa Cebu nagsagawa ng inspeksyon sa mga paaralan sa pagbubukas ng klase. May ulat si Femery Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa ikalawang araw ng pagbubukas ng klase sa school year 2021 to 2022, nagikot ang mga kawani ng Talisay City Bureau of Fire sa mga paaralan ng lungsod. Isa sa mga ininspeksyon ay ang Gabaldon Building na bahagi ng Talisay City Central School. Dahil may kalumaan na ang gusali at bahagi na ng historical landmark sa lugar, hindi na pwedeng galawin ang disenyo ng nasabing istruktura. Ang swing sa ilang mga pultahan instead of katong uban nga napa sa inside pang swing na which is ang atong requirements good is swing outside good siya. Nakita din na nasunod ng Talisay City Science High School building ang bagong disenyo at tamang pagkakalagay ng mga pintuan ng bawat classroom ng paaralan. May nakakabit na din na bulletin board kung saan ilalagay ang mga paalala sa mga dapat gawin kung panahon ng sakuna o emergency. Nagawa na rin ang rewiring sa school building ng Talisay City Senior High School at may sarili na rin itong manual alarm bell. Maliban dito, meron rin itong sariling fire hydrant na magagamit kung may mangyayaring sunog. Ang eskwelahan andam in terms of sunog kay nakakita ta sa naitabo dari sa una nga nasunog. That is the reason that our school have own hydrant. Samantala, sa Tigbilaran City sa lalawigan ng Bohol, mahigpit na ipinapatupad ang health protocol sa Dr. Cecilio Potong National High School matapos magbukas ang klase noong Lunes. Ang paaralan ang may pinakamaraming bilang ng estudyante sa buong lalawigan na umaabot sa 7,638 learners mula grade 7 to 12. So far, so good. Everything goes on smoothly. All modules are intact. All parents are somewhat already oriented as to what to do. Kahit mas pinili ng karamihang enroll is ang printed module, may 200 namang nagpa-enroll sa digital modular distance learning. So with internet connectivity, they can access the LMS of Dr. Cecilio Potong. They can download and while they are still figuring out the answers of the activities. Ako si Femery Dumabok para sa GMA Regional TV. Supply ng COVID-19 investigational drug na tocilizumab nagkakaubusan na sa Mindanao. May report si Ardil Relator ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Ilan sa investigational drugs na ginagamit ngayon sa mga severe to critical COVID-19 patients ang remdesivir at tocilizumab na mga anti-inflammatory drug. Ngunit ang problema ngayon, ubos na ang supply ng tocilizumab sa Southern Philippines Medical Center na primary COVID-19 hospital sa Davao City. Ang remdesivir
arang-arang ang tocilizumab. Zero. Wala nami. Aminado rin ang Ministry of Health ng Bangsamoro Government na nahihirapan sila sa paghahanap ng panibagong supply ng nasabing gamot. Talagang nakukulang din po yun. Sa dami ng pasyente, halos wala na po. Actually, ang tocilizumab ay out of stock na po talaga. Ang mayroon lang ngayon ay remdesivir. Pero nakukulang pa rin po. Kailangan din na ang supply ng mga gamot na ito. Una nang kinumpirma ng DOH na may kakulangan sa supply ng nasabing gamot sa buong mundo dahil na din sa mataas na demand. Bunsod ito ng maraming bansa ngayon ang nakararanas ng surge sa COVID-19. This shortage will end until December of this year. So humahanap po tayo ngayon ng mga alternative na gamot na pwede po nating maibigay. Ang SPMC ay mayroon ng alternatibong gamot na ginagamit sa kasalukuyan habang wala pang dumarating na bagong supply ng tocilizumab. Na may alternative siya na drug, oral, katong Bacitracib, murag ana. No, manas ang oral, nag-purchase na MIG 2,000 4 milligram. And I think, manang ginagamit po nationwide, na nasa'y approved for as use as parang compassionate drug yata for that matter. Since in shortage nga siya, binigyan natin, sinama natin sa ating drugs for emergency use na maaari silang kumuha ng CPR na bago at meron na rin pong naka-apply sa atin at na-approve na generic na component po nitong tocilizumab para makarating po dito ang mas maraming supplies dito po sa Pilipinas. Ako si Orgil Relator para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pagsemplang na motorsiklo sa kalsada sa Mangaldan, Pangasinan na hulikam. Naritong report. Banayad ang takbo ng mga sasakyan sa Estayo Street sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan nang biglang sumemplang ang motorsiklo. Kasamang natumbang dalawang sakay ng motorsiklo. Di kalayuan ang ulo nila sa paparating na sasakyan. Mabuti na lamang at hindi natamaan ng sasakyan ang mga sakay ng motorsiklo. Sa kuha ng CCTV camera, makikita na nagtakbuhan sa isang silid ang ilang empleyado ng pawn shop na ito sa Kawayan City Public Market sa Isabela. Pumasok sa establishment ang isang lalaki na armado ng baril at may bitbit na malaking bag. Bagamat hindi na nakita sa CCTV footage, mabilis umanong nilimas ng sospek ang mga gamit at alahas sa loob ng pawn shop saka umalis. Natakot at natroma raw ang ilang empleyado dahil sa insidente. Ayon sa may-ari ng pawn shop na si Glenn, hindi niya tunay na pangalan. Hindi pa kami nagsasalita dahil siyempre at large pa yung mga suspect na nahuhuli. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Samantala, nahulikam din ang pagnanakaw ng lames at upuan sa harap ng isang bahay sa Barangay Poblasyon West, Kalasyao, Pangasinan. Madaling araw umano umatake ang mga kawatan. Hindi na raw inireport sa pulisya ang insidente pero paalala ng otoridad. Lalo na itong mga iniiwanan natin sa bandang labas lang ng bahay natin. Graduhin po natin na nakalock magmula sa atin pong mga gate, sa mga pintuan. Ako si Joan Punsoy para sa GMA Regional TV. Ina ng 18 anyos na nasawi umano sa hazing, sasampahan ng kaso ang ilang miyembro ng isang fraternity. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Bago pa man namatay, ang 18 anyos na si Mark Lester Miranda sa kanilang bahay sa Barangay Ginturilan sa bayan ng San Enrique noong September 9, naikwento pa nito sa kanyang ina ang mga pinagdaan ng hirap sa pagsali sa fraternity. Ayon sa ina, ang lagnat at pananakit ng katawan ni Lester ay resulta na pala ng hematoma o internal bleeding sa kidney. Bunsod umano ito ng pagpaddle sa biktima, ang tradisyonal na initiation rites ng fraternity na kanyang sinalihan. Sir, di ka sakit ni sir. Anggap lang nga kung inayaka ay sir. No, halos walang gani sir. Tumara, masugpo na ako na lang kabuhi. Sir, hindi pwede. Sa mismong 18 taong kaarawan ni Lester, noong September 3, nang balikan umano ito ng mga nag-recruit sa kanya na sumali sa fraternity. Naudlot ang sanay initiation kay Lester noong Marso nang malaman ng grupo na minor de edad pa lang ito.
Napag-alaman na umalis si Lester sa kanilang bahay sa mismong kaarawan nito. Pagbalik niya, dumadaing na ito na nananakit ang kanyang katawan at hirap nang maglakad. Tatlong kaibigan nito na nag-recruit umano sa biktima ang itinuturing na responsable sa pagkamatay nito. Kaya ang mga bata, ang mga uling tubo, nga hindi na makasulod, kaya kaluluoy lang. Walang dito nga balko. Ang tatana na nila. So, parang laging kakaayo to. Diskem na wala ka na. Pari ka lang yapon sa akon. Walang gaong yun na kayo, sir. Ayon sa San Enrique Police, ang mga isiniwalat ni Mark Lester sa kanyang mga magulang bago mamatay ay maituturing na may bigat na ebidensya upang ubusan ang kaso. Sa aton lahi, sir, na binatagaan na, sir, sa high weight no, na ebidensya ang dying declaration, sir, kay nabutang sa aton criminal procedure, no? Inatanan, depende mo na Japon, no, sa desisyon, no, sa korte kung ano kabugat ang dying declaration, no, sa biktima na anti siya napatay. Habang wala pang isinasampang formal na reklamo, patuloy ang monitoring ng kapulisan sa mga itunuturing na nasa likod ng isinagawang hazing na pawang mga residente din ng barangay. Ako si Adrian Prietos para sa GMA Regional TV. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan noong Lunes ng hapon, ang pananalasa din ng isang buhawi sa Barangay Punong Grande sa bayan ng Dueñas sa probinsya ng Iloilo. Tinangay ng buhawi ang mabubong ng ilang kabahayan. Apat na bahay na pawang gawa sa light materials ang naitalang nasira sa pananalasa ng buhawi. Wala namang nasugatan sa insidente. Magbibigay naman umano ng tulong ang LGU sa mga apektadong residente. Bicol Regional Training and Teaching Hospital magiging eksklusibo na para sa severe COVID-19 patients. Nakatutok si Charm Rahiles ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Simula ngayong araw, gagamitin na bilang eksklusibong ospital para sa COVID-19 patients ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH sa Legazpi City, Albay. Ayon sa opisyal na pahayag ng ospital, dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon, napupuno na ang mga ospital at tumataas na rin ang healthcare utilization rate. Dahil dito, tanging ang mga pasyente muna na may COVID-19 ang tatanggapin sa naturang ospital. Ngunit mananatili pa rin bukas sa ibang pasyente ang Coronary Care Center, Medical Intensive Case Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit at ang Bicol Cancer Center. Samantala, kasabay ng patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa rehiyon, naitala rin ang highest recorded cases ng COVID-19 sa Nagas City kahapon na umabot ng 100 na kaso. Kaugnay nito, nagpapatuloy naman ang contact tracing habang ang ilang apektadong lugar ay isinailalim na sa lockdown. Ako si Charmer Hiles para sa GMA Regional TV. 68-anyos na lola at 86-anyos na lolo sa Mandawi City, Cebu, ikinasal matapos ang 30 taong pagsasama. Ang dream wedding, silipin sa ulat ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ilang buwan ding pinaghahandaan nitong mga may edad na pares ang kanilang pagpapakasal. Matapos makumpleto ang mga papeles, natuloy din ang matagal na nilang pangarap, ang maikasal. Sa ginanap na civil rights sa harap ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez, formal na ang pag-iisang dibdib ni na Lolo Antonio Jaime, 86-anyos, at Lola Emperatriz Estenzo, 68-anyos, na kapwa taga-barangay Tingub. Sinaksihan ang kanilang pag-iisang dibdib ng kanilang malalapit na kamag-anak. May lagi masayor lagi nga, kanang minyo na good ba nga, nanay ko ang dili na kay puyo-puyo lang. Bago mag-cross ang kanilang landas, nagkaroon pa ng ibang karelasyon sina Lolo Antonio at Lola Emperatriz. Subalit naniniwala sila na talagang itinadhana sa isa't isa na humantong pa ang kanilang pagsasama sa loob ng 30 taon. Ano naman kaya ang nakita ng bawat isa sa kabiyak na masasabi nilang siya na ang the one? Kinaya ni tatay na lang. Okay ra. May mong ganahan sa iya. Okay ra, maayo ra. Uh-huh. Saman nga ano? Maayo ra mo daban ako. Mm-hmm. Dili mangaway. Buhutan mo siya. Mm-hmm. Yeah, binahurun. Kaya hindi maiwasan na humanga ng mayor sa nakaka-inspire na kwento ng dalawa at umaasa siya na maging mabuting ehemplo sila dahil sa wagas nila na pagmamahalan. Huwag yun magtanaw si Pangidaro, no? Nga ang ila, ang fulfillment sa ilang-ilang to, ano, panaad sa matag-usa. Binding yun ang ilang-ilang pagpuyo karon.
apan mas nindot pag yun og atong kuanan no og pagkapinan og bendisyon sa atong simbahan. No? Ako si Nico Sireno para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang engkwentro ang naganap sa pagitan ng Special Action Force ng PNP at ng mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army sa sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, sa bayan ng Ilog, Negros Occidental kahapon ng umaga. Tumagal ang palitan ng putok ng halos isang oras. Tatlong umano'y miyembro ng NPA ang napatay sa engkwentro, tatlong sugatan at isa naman ang sumuko sa mga otoridad. Base sa report ng Negros Occidental Police Provincial Office, isa sa mga tropa ng gobyerno ang sugatan sa nangyaring engkwentro pero nasa mabuting kalagayan na. Patuloy ang clearing operation sa lugar kung saan na-recover ang apat na M16 rifle. Wala pang kumpirmasyon mula sa NPA Southern Negros Occidental kung miyembro nila ang mga namatay at naka-engkwentro ng kapulisan. Kaso ng ASF kumalat na sa unang distrito ng Ilocosur. Kaling operations, puspusan pa rin. Ang detalye hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balita Amyanan. Apat na barangay na sa bayan ng Santa Catalina, Ilocosur ang apektado ng African Swine Fever. Naapektuhan ng ASF ang buong barangay ng Kabitaugan at sa 500 meter radius, ilang baboy na rin ang nagpositibo sa ASF. Dumating yung result, may positive, meron din negative. Kaya lang mas marami yung positive. Kaya ang order yung taga region office, mas kaling na po doon kasi may positive na. Ilang baboy na rin ang nangamatay sa Barangay Pangada, Kabulwan at Sinabaan. Sa datos, 314 na ang isinailalim sa kaling operasyon at 34 hog raisers ang apektado. Ngayong araw muling nagsagawa ng kaling operasyon sa Barangay Sinabaan. Halos apektado na rin ng ASF ang unang distrito ng Ilocosur matapos makapagtala ng pagkamatay ng mga baboy. Ang mga pink zone ngayon, ibig sabihin pang pink zone, buffer zone, mas okay pa naman ang situation. It is Cabugao, San Ildefonso, and Santo Domingo. Ang Vigan City na unang nakapagtala ng kaso, nadagdagan ng dalawang barangay na positibo sa ASF. The governor is looking for a marketing group na papunta sa Ilocosur para yung mga healthy, pwede pa namang i-dispose. Lalo na doon sa mga lugar na talagang wala pa namang maraming baboy like in NCR, Bulacan, Region 3, and Benguet. Sa ngayon, humingi na ng tulong ang lalawigan na mapabilis ang proseso sa pag-test ng mga baboy kung ito ba'y ASF-free pa upang maibenta pa. Ako si Ivy Hernando para sa GMA Regional TV. Tatlong magkakapatid sa Opol Misamis Oriental sabay-sabay na naordinahan bilang pari. Kilalanin sila sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sila ang magkakapatid na Jestoni, Gerson Ray at Jesse James Avenido na tubong Opol sa Misamis Oriental. Silang tatlo ay magkakasabay na inordinahan bilang mga pari sa Sibahang Katoliko sa San Agustin Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro City. Pito silang magkakapatid. Ang kanilang ina ay isang ordinaryong may bahay at ang ama nila ay isang security guard. Anila, hindi nila inakala na magiging pari silang tatlo. Ang panganay na anak na si Jesse ay nangarap na maging isang electrical engineer. Ngunit dahil sa oportunidad na ibinigay ng seminaryo sa kanya, sinubukan niya ito hanggang sa napamahalan sa kanya ang bukasyon. Ang pangalawang kapatid na si Jestoni, pangarap na maging isang guro. Ngunit nang makita niya na masaya ang kanyang kuya sa seminaryo, sinubukan niya rin ito hanggang sa makapagtapos. Samantala, ang pangatlong kapatid na si Gerson, pangarap na maging doktor. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, hindi niya ito nakamit at sumunod sa yapak ng kanyang mga kuya. I-try na ako ang pagsunod sa seminaryo. Mas nagustuhan lang din ako ang kinabuhi sa seminaryo. Abi na akong puro lang ampo. Naghan man muday kay mga activity nga buhaton. Mga kalipay nga usahay. Dili ko di mo mga tagamtaman sa gawas. Ayon pa kay Father Gestoni, may mga panahon na sumasagi sa kanyang isipan na lumabas sa seminaryo upang magtrabaho at makatulong sa pamilya. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Niingon siya po ang
ayaw mi himo ang dahilan nga rason para ikaw magawas sa pagkapari. Kung gusto ka, mo ayaw na imong dipili ang impormasyon. Ingon siya nga kung dili na dito ganahan sa sulod, pagpampag matinduanon sa imong kagalingon ba? Nagpapasalamat naman ang simbahan sa pagiging pare ng tatlong magkakapatid dahil mas mapapalaganap pa ang mensahe ng Panginoon. Nakatakda lang madestino si Father Jesse sa bulubunduking bahagi ng Agusan del Sur. Si Father Gestoni ay sa loob ng isang seminaryo at si Father Gerson naman ay sa isang parokya sa Las Piñas sa Camaynilaan. Meron din silang mensahe sa publiko. O kaninga pandemya po, dili ni siya makaingon ta nga, ay akong encourage mo nga, dili ni siya hadlang, dili siya mahimong sa tawag na ng babag nga kamo mutubag sa tawag sa atong Ginoo. Ako, si Cyril Chavez para sa GMA Regional TV. Masayang ipinagdiwang ni Lola Francisca Susano ng Kabankalan City, Negros Occidental ang kanyang 124 na taong kaarawan noong Sabado. Tinanggap ni Lola Iskama regalo, bulaklak at cake mula sa National Commission of Senior Citizens, Kabankalan City LGU at Kabankalan City Police. Kasalukuyang biniberipika ng iba't ibang research group ang mga dokumento upang patunayan na ipinanganak si Lola Iska noong 1897 para makuha nito ang Guinness World Records na oldest living person in the world na kasalukuyang hinahawakan ng 118 years old na si Kane Tanaka ng Japan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.